Paano kung ang Lupon members ang nag-conduct ng mediation? Anong mangyayari? Magandang araw mga kabarangay, kamusta na po kayo? Bago ako sumagot doon sa tanong na paano nga ba kung ang mga Lupon members ang nag-conduct ng mediation, gusto ko po munang mag-special shoutout sa isa nating subscriber o sa ating mga subscribers dito po sa Barangay Market View, Lucena City. Gusto ko pong i-shoutout si Barangay Justice Marlon Javier. Sir, kumusta po kayo dyan sa Barangay Market View, Lucena City, Quezon? Ang katotohanan talaga, ito po ay nangyayari madalas sa mga barangay na may pagkakataon na ang members ng Lupon tagapamayapa ang humahawak ng mediation. Bakit? Kasi po si Kapitan, dahil sa sobrang busy, particularly dun sa mga malalaking barangay dito sa Pilipinas, talagang ang Kapitan po ay napakadaming ginagawa. Kaya ang nangyayari, kung si Kapitan ay hindi available at dumating yung araw at oras ng mediation, walang hahawak kung sino ang magme-mediate. Kaya po mayroong mga Lupon members na napipilitan na mag-mediate sa mga partido na may hidwaan. Kaya po mga kabarangay, dito sa particular na bidyong ito, gusto ko pong sagutin gamit ang isang DOJ opinion. Ito po yung DOJ opinion number 90, series of 1991. Ang sabi po doon ng DOJ, such mediation proceedings is an unofficial arrangement which may have practical value as long as the parties voluntarily submit thereto. Ano yung value ng ganung arrangement? Ang sagot po ay depende. Kung hahayaan na lang ng mga partido na ang mag-mediate ay Lupon member, mananatiling unofficial ang arrangement. So anong ibig sabihin po ng unofficial? Ibig sabihin mga kabarangay ay not authorized or acknowledged by the government. Ngayon mga kabarangay, mga kapwa ko Lupon members, ano po ang remedyo para maging authorized at para kilalanin ng gobyerno ang amicable settlement ng mediation na kinandak ng Lupon member? Sabi po dun sa kaparehong DOJ opinion na aking nabanggit, ngayon kung personal na pinagtibay ng mga partido sa harap ni barangay chairman ang amicable settlement at lalagdaan sa presensya ni punong barangay, ang kasunduan ay itinuturing na ginawa sa harap ng barangay chairman na magpapatunay sa pagpapatupad ng amicable settlement. So, yun po ang remedyo mga kabarangay para maging authorized, para kilalanin ng gobyerno, kilalanin ng batas na ang mediation, ulitin ko po, na ginawa ng Lupon member sa mga naghihidwa ang partido ay maging valid. So ayan mga kabarangay, marami pong salamat sa inyong panonood muli
dito sa isa na namang pinalabas nating video. Ako po si Jeffrey at patuloy po na magpapasalamat sa ating mahigit na 10,000 mga subscribers nationwide dito po sa Katarungang Pambarangay Channel.